mga basketball player, especially kapag nasa pro ranks na, kadalasan ito talaga ang kinakapitan na trabaho habang bata pa. Puhunan nila ang kanilang katawan at pinapakondisyon para talaga magtagal sila sa liga. Pero baliktad sa player na ating i-feature ngayon kasi hindi niya priority ang pagbabasketball, lalo na noong nagka-pandemya. Kaya agad niyang iniwan ang basketball sa edad na 32. Parang si Chris Chiu to eh. May mga nagtatanong kung nasa na ba ang 3-point specialist at 4-time NCAA champion na si Garbo Lanete. Tara, ating pag-usapan ang kwento ng one of the best shooting guards sa PBA at kung bakit niya agad iniwan ang ligang yan. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais niyong supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Lingid po sa inyong kalaman mga kuys, mangilan-ngilan lang po ang mga PBA players na may 4 NCAA titles at isa sa mga successful na nakagawa nito ay si Garbo Lanete. Buwan ng Pebrero 1989, pinanganak sa Ormoc, Leyte ang player na ito at nabiyayaan ng height na 6'2". Since high school na naging varsity player, alam ng lahat na siya ay pinagkalooban din ng shooting skills at athleticism. Gaya ng inyong nalalaman ng ama niya ay isa ring basketball player sa PBA, pati ang kanyang kapatid na si Chico Lanete. Lahat sila ay nagmana sa ama. So parang nananalaytay na sa dugo nila ang sport na ito. Pero ting si Garbo Lanete ang pinaka-talented sa lahat. Nung tumuntong siya ng kolehiyo, dito niya mas pinakita ang galing sa shooting, both perimeters at tres. Sa maniwala kayo't sa hindi, pinangunahan niya ang San Beda sa 4 na sunod-sunod na titles. Pero napansin ko lang na underrated kasi si Lanete sa mga tao at hindi siya masyadong pinag-uusapan ang kahusayan niya sa basketball. Siya ay simpleng tao lamang, tahimik, humble, at hindi mahilig mag-complain. Pinanalo niya ang San Beda sa kanilang 4 out of 5 championships at ang pinakahuling laro niya sa kolehiyo ay laban sa San Sebastian Stags. Since 2007 hanggang 2012, hindi binigo ni Lanete ang kanyang koponan. 2014, nagdesisyon siyang i-forgo ang kanyang final year sa NCAA para mag-training at improve ang sarili. Siya ay pumasok sa PBA D-League under Maynila Water Dragons, pero ito ay na-disband. Tinuloy niya ang career sa D-League at napuntang NLEX. Bukod dyan, siya ay napabilang sa mga kadete ng Gilas at nanalo dito ng multiple gold medals at huling nakapaglaro sa Happy Fresh Fighters. 2015 finally siya ay nagpa-draft na sa PBA 6th overall na pinili ng NLEX Road Warriors hanggang sa yun na nga pinagpapasapasahan na siya ng mga teams. Pagkatapos niyang maglaro sa NLEX 2 years after, na-i-trade siya sa Meralco, tapos 2 years ulit na-i-trade na naman sa ibang team at yon ang Northport Batangpierre. Dito sa Northport na ipapakita niya ang kanyang totoong kakayahan nung nabigyan siya ng break ni Coach Bido at naging isa siya sa mga key players dito. Sa PBA, tinatawag din siyang 3-point specialist dahil ito ang kanilang pinakatirador kasama si Bolik. Kaso kahit kailan, hindi nga lang nakatikim ng kampiyonato si Lanete dito sa PBA. Isa siya sa mga halimbawa ng mga players na sobrang ganda ng record sa kolehiyo pero pagdating sa PBA, medyo humupa. Ang dami-dami nating pwedeng banggitin, 'di ba? At isa nga si Lanete dito. Ang playing style niya para siyang si Baroka. Smart play sa loob at labas. Ang hindi alam ng Northport ay matagal na palang may plano si Lanete na magretiro. Ayon sa kanya, magre-retiro na siya kapag 35 na, pero napaaga po yan dahil sa pandemya. Mas inuna niya ang kaligtasan niya kaysa basketball. Ayon kay Lanete, nagpaalam siya sa Northport Management para ito ay magre-retiro na. Marami ang nagulat kasi 32 pa lang siya ay umalis na sa PBA. 6 na taon lang ho siya sa Pro League kasi hindi na niya naging priority ang pagbabasketball. Sa totoo lang, ang Northport ay walang planong pakawalan siya kasi isa yan sa mga tagapagtaguyod nila at fresh legs pa din. Alam niya na marami pa siyang pwedeng ipakita sa PBA pero mas pinairal na niya ang dati nang napag-usapan ng kanyang pamilya. Kaya pala agad siyang nagretiro kasi ang plano niya ay hindi tumira dito sa Pilipinas at maaga niyang isinantabi ang basketball para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, mas maraming bagay pa ang pwedeng pagtuunan ng pansin kaysa basketball at satisfied na raw siya sa kanyang 6 years sa PBA. Ang lahat ng desisyon niya
ay hindi ho niya pinagsisihan. Gusto pa sana niyang manalo ng championship pero hindi natupad. Ang sana'y long vacation lang ay nauwi sa retirement pero at least may realization din siya sa buhay kasi iba-iba naman tayo ng pananaw. Kung ano ang para sa'yo ay makakatulong sa sarili mo at sa pamilya mo, yun ang sundin. Base sa mukha ngayon ni Lanete ay masaya po siya sa naging buhay niya ngayon. Teka, nasaan at ano na nga ba si Garvo Lanete ngayon? Siya ho ay nasa US na ngayon kasama ang kanyang asawa at sa pagkakaalam ko, kakalipat lang nila ng bahay. Ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay ang kanyang basketball clinic kasama ang buong team niya. Isa siya sa mga nagtuturo sa mga kabataan ng shooting at iba pang basic skills. Meron silang online at live sessions. O diba? Maagang nagretiro pero hindi nalalayo sa pagbabasketball ang trabaho niya. Sabi niya, kung meron mang offers, ay babalik daw siya sa PBA. Yan ang former 3-point specialist ng Northport na si Garvo Lanete. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko na ang mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay ML Gamer, Gagawad Katsakino, Dog TV, Jerian Carl Violago, Ayumi's Kitchen, GGC Boom, Jamela Spina Paner, Eli Barrios, Efren Jokno, Jambo Tevez, Heidi Lanoy, Jean Paul De Castro, Adrian Guerrero, Alfredo Etang, Eduardo Manzales, Mike Alawaw at Kai, JCR TV Vlog.